Ayun mga kamamshi, hindi daw ba mahal kay Pure Gold? Kasi siguro napansin niya na lagi na akong namimili ngayon kay Pure Gold. Ayun mga kamamshi, kape-kape na naman tayo. Ayun, kahapon hindi ako nakapagkape maghapon. Kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Tapos, ang ipapartner natin ngayon sa aking kape is yung ating... May nabili kasi ako dito yung ano, pumura yung bilikod kasi kapitbahay ko lang yung nagbenta. Ayan. Brownie break. Ayan, brownie break. 50 pesos lang yung bili ko. Tapos, hindi ko na siya binibenta dahil masarap siya. Tapos, hindi ko alam kung magkano talaga yung bentahan niya. So, maliit lang niya, oh, diba? Pero kahit maliit siya, masarap. Brownies na brownies. Kaya kami na lang yung kumakain. Ganito lang siya kaliit, oh. Ayan, no. Tcharan! Oh, diba? Yummy, yummy. Hindi ko alam kung magkano bentahan nito eh. Tsaka hindi ko talaga rin alam kung magkano presyo nito sa grocery. Tatlo yung binili ko, pero yung dalawa, nabibili yun dito, yung Puji Bar. Puji Bar. Tapos ito nga lang hindi. Ayun mga kamamshi, kunting share-share na naman lang tayo. Kasi may nabasa kasi ako sa comment section na kung hindi daw ba mahal sa Pure Gold yung mga bilihin. Ayan, yung tanong is, hindi daw ba mahal kay Pure Gold? Noon, yun yung mindset ko talaga kay Pure Gold, na mahal kay Pure Gold, na medyo may pagkatotoo naman, di ba? Pero, kung papansin ninyo, bakit ang dami-daming namimili kay Pure Gold, na halos marami naman katulad si Pure Gold, di ba? Ultra Mega, lahat ng Mega, lahat ng supermarket, di ba? Pero, kung papansin ninyo nga, bakit napakaraming namimili kay Pure Gold? Na noon, yun yung katanungan ko. Sabi ko, ang mahal-mahal naman kay Pure Gold, bakit ang daming namimili? Kaya noon talaga, hindi talaga ako namimili dyan kay Pure Gold. Namimili ako sa bayan, sa Ome Merchandise, sa Marco, pero lagi sa Ome Merchandise kasi mura talaga yung bilihin doon. Ayan, meron pa nga akong upload niya na kinumpara ko yung sa Pure Gold, sa bayan na pinagbibilhan ko, sabi ko, mas gusto ko pa rin doon sa bayan sa Ome Merchandise. Pero ngayon, nadami talaga ng pagbabago. Hindi ko na i-share sa inyo lahat-lahat kasi medyo mahaba. Pero ang pinaka mababaw na dahilan ko lang talaga ngayon is dahil sa points. Ayan. Pero hindi lang naman dahil sa points kasi kahit papano ngayon, kahit gabi na, nakakapag-grocery pa rin ako kay Pure Gold. Hindi katulad noon sa bayan is kailangan umaga lang or hapon. Kasi nga, mga maaga na silang magsara. Tapos ang kagandahan pa, kasama ko yung asawa ko. Meron na akong taga-Buhat, meron na akong taga-Tulak, o diba? Ayun, yun yung pinaka-reason ko. Mababaw man na dahilan, pero yun talaga, points. Kasi meron akong experience no na, meron nga akong share, diba? Sabi ko, kahit pa sabihin may points kay Pure Gold, mas pipiliin ko pa rin sa Ome Merchandise. Pero ngayon, wala na, nabago na lahat. Ngayon is Pure Gold na ako. Pero namimili pa rin naman ako sa bayan. Kung sa presyohan talaga, mas mura sa bayan. Kung may sasakyan ka lang din naman, kung yun, sa bayan ka na. Ire-recommend ko sa inyo si Ome Merchandise at saka si Marco. Pero si Marco kasi medyo masikip. Kay Ome Merchandise, medyo okay-okay pa. Ayan. Bakit ba ako napunta kay Pure Gold? Ayun nga. Ay, hindi. Minalala kasi ako. Kaya pala ako kasi yung reason ko na kahit gabi nakapag-grocery na ako, tapos ngayon-ngayon na lang yan. Kasi kami na yung pupunta. Pero yung pinaka-reason talaga niyan noon is dahil sa points nga, diba, sabi ko, nagkaroon ako ng experience na yun, nag-redeem ako ng worth 1K dahil na-short ako. Noong una nga, hindi pa ako seryoso kay Pure Gold. Kaya lang, yun, napanood ko si ST. Yun na, namili siya ng worth 5K na halos lahat isa points lang. Sabi ko, wow! Tapos yun, hindi ko pa seryoso yun ha. Nag-order ako sa ahente ko. Pre-delivery pa noon. Hindi pa ako seryoso. Tapos hanggang nakaredeem ako ng worth 1K, tuwang-tuwa ako noon. Kaya sabi ko, medyo seryosohin ko nga to. And medyo seryoso ko siya. Pero meron pa rin akong sa merchandise, sa grocery, sa dito. Hanggang ngayon naman, kahit saan ako namimili, pero mas maraming beses nga lang or mas madalas kay Pure Gold. Yun. Nakailang beses na akong redeem ng points kay Pure Gold. Nung last nga lang, nung nakaraang araw lang, worth 1,300. Kasi ang pera ko lang is 11K. Ang bayaran ko is 11,600.
Kaya ayun, niredeem ko yung 1,300 ko. Yung may sukli pa ako. Umuwi ako may sukli pa. Kasi naman, di ba, kung tutuusin nga naman, kung syempre, kung magkano yung bili mo, dun ka babase kung magkano ipapatong mo, tapos yun ibebenta mo. Kasi, oo nga, sa bayan, mura nga, pero hindi na natin napapansin nyo, or napapansin ko talaga yung binabayad ko sa bagger, sa tricycle, o di ba, magkano din yun, halos pumapatak din ng 200, o di ba. Tapos ngayon, hindi na pala ako nagpapadeliver ngayon kay Pure Gold kasi may charge na yung toll gate. Pinakamataas nila is 50 pesos kaya hindi na talaga ako nagpapadeliver. Lagi na kaming pupunta. Kagandahan pa, kahit gabi, namimili kami doon dahil, wait lang. Yun lang yung pinakamababaw na rason ko bakit sa Pure Gold ako namimili. Pero sabi ko nga, hindi lang naman sa Pure Gold, namimili pa rin kami sa bayan, dito malapit ng wholesaler, ayan. Sa Pure Gold kasi, kaya paulit-ulit na nga lang ako, kahit gabi, pwede kami mag-grocery, tapos may points pa, nakakatuwang mag-redeem. Tapos, hindi naman nalalayo sa ibang grocery, medyo mataas nga lang ng sentabo, minsan piso pa nga, pero ganun din naman, diba? Kung saan kayo mas komportable, kung saan tayo mas komportable, syempre, doon tayo mamimili. Kasi minsan, yung iba kasi gusto talaga is mamili sa pinakamura. Pero syempre, isipin nyo rin mga ano, yung, kung nagko-commute lang kayo, kung nagpapabuhat kayo, nagbabayad kayo sa pagbubuhat, diba? Yun. Pero kung tatanungin ako, kung ako talagang tatanungin sa presyohan, sa grocery, mas may re-recommend ko sa inyo kung taga Novaliches kayo sa Omi Merchandise. Kung medyo matyaga kayo sa Marco. Ayan. Pero kung malapit kayo sa Pure Gold, mag-Pure Gold na lang kayo, magpa-member kayo para may points. Kasi kahit papano naman kasi sa Pure Gold, marami rin namang benefits na binibigay, di ba? Lagi may promo, may points, di ba? Basta, yun. Ilama ka, ma'am, siya ang guluman, pero magulo pa rin talaga.